Confidence o kumpiyansa ay ibig sabihin ng pagtitiwala sa iyong mga kakayahan, katangian, at mga desisyon. Ito ay maaaring tiwala sa iyong kakayahan na i-handle ang iyong buhay, o maaaring depende ito sa sitwasyon. Halimbawa, maaaring maging tiwala ka sa isang aspeto ng iyong expertise, ngunit mas less confident sa ibang bagay. Ayon sa research, maganda para sa iyong health at mental well-being ang confidence. Ang pagkakaroon ng sapat na kumpiyansa ay makakatulong sa iyo na magtagumpay sa iyong personal at profesional na buhay. Napatunayan sa research, halimbawa, na ang mga taong may mas mataas na kumpiyansa ay karaniwang mas mataas ang marka sa kanilang pag-aaral. Ang iyong confidence level ay nakakaapekto rin sa paraan kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili sa iba. Luckily, maaari mong palakasin ang iyong self-confidence sa iba't ibang paraan. Kung ikaw ay nagkakaroon ng kawalan ng kumpiyansa sa isang partikular na aspeto o nahihirapan sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa anuman, ang siyam na mga tips na ito ay makakatulong sa iyo na maging mas confident. Number 1. Iwasan ang pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Ikinukumpara mo ba ang iyong hitsura sa taong iyong pina-follow sa Instagram? O baka naman kinukumpara mo ang iyong kinikita sa kinikita ng iyong kaibigan? Ayon sa social comparison theory, ang pagkukumpare ay normal. Pero hindi ito malamang na makatulong sa pag-angat ng iyong kumpiyansa sa sarili. Maaari itong magkaroon pa ng kabaligtaran na epekto. How do you develop self-confidence when you notice that you are making comparisons? First, remind yourself that doing so isn't helpful. Lahat tayo ay may kanya-kanyang tinatahak na landas, at ang buhay ay hindi isang paligsahan. Kung nakakaramdam ka ng inggit sa buhay ng iba, makakatulong kung aalalahanin mo ang iyong sariling kakayahan at mga achievements sa buhay. Gumawa ng isang gratitude journal upang maalala mo ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan ikaw ay nagtagumpay. Ito ay makakatulong sa iyo na mag-focus sa iyong sariling buhay kaysa sa pagtuon sa buhay ng iba. Number 2. Piliing sumama sa mga taong may positibong pananaw sa buhay. Maglaan ng sandali upang isipin kung ano ba ang naidudulot sa iyong buhay ng iyong mga kaibigan. Sinusuportahan ka ba nila o hinihila ka pa baba? Palagi ka ba nilang hinuhusgahan o tanggap ka ba nila kung sino ka man? Ang mga taong iyong nakakasama ay maaaring makaapekto sa iyong mga kaisipan at damdamin tungkol sa iyong sarili, marahil higit pa kaysa iniisip mo. So, pay attention to how others make you feel. Kung hindi maganda ang epekto sa iyo ng pakikisama mo sa isang tao, marahil ay oras na para iwasan siya. Sa halip, pumili na maging kasama ang mga taong nagmamahal sa iyo at nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo. Hanapin ang iba na may positibong pananaw at maaaring makatulong sa pag-angat ng iyong kumpiyansa. Self-confidence and a positive attitude go together. Number 3. Alagaan ang iyong katawan. Ang tip na ito para sa kung paano maging mas kumpiyansa ay batay sa ideya na mahirap magkaroon ng magandang pakiramdam tungkol sa iyong sarili kung inaabuso mo ang iyong katawan. Kapag nagsasagawa ka ng self-care, alam mong ginagawa mo ang isang positibong bagay para sa iyong isipan, katawan, at kaluluwa, at dahil dito, natural kang magkakaroon ng mas mataas na kumpiyansa. Ang tamang diet, exercise, meditation at sapat na tulog ay ang ilang self-care habits na maaaring mag-boost ng iyong self-confidence. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili para sa self-confidence. Siguruhin na nakakakuha ka ng mga bagay na kinakailangan mo upang magkaroon ng positibong pagtingin sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Number 4. Maging mabait sa iyong sarili. Ang self-compassion ay ang pagiging mabait sa sarili kapag ikaw ay nagkakamali, nabibigo, at nakakaranas ng problema sa buhay. This practice enables you to develop greater emotional resilience and handle difficult emotions more effectively, ultimately strengthening your relationship with both yourself and others. Number 5. Subukan at gawin ang self-talk.
Ang negative self-talk ay maaaring hadlangan ang iyong kakayahan at pababain ang iyong self-confidence sa pamamagitan ng pag-convince sa iyong subconscious mind na hindi mo kayang harapin ang mahihirap na pagsubok sa buhay. Sa kabilang banda, ang positive self-talk ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng self-compassion at maiwasan ang pagdududa sa sarili na harapin ang mabibigat na pagsubok sa buhay. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng positive self-talk. Kaya ko ito. Ang kailangan ko lang ay subukan. Kaya ko na yan sa susunod. At least, may natutunan ako. Oops! Bago natin ituloy, don't forget to support this channel by clicking subscribe button. Alright mga kapapatips, let's continue. Number 6. Harapin mo ang iyong takot. Huwag mong antayin na mas maging confident ka bago gawin ang mga bagay na ikinatatakot mo, tulad ng pag-aalok sa isang tao na lumabas o mag-apply para sa promotion. Ang pinakamabisang paraan para mapataas ang iyong kumpiyansa ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kinakatakutan mo. Try some things that make you nervous because you think you might fail or embarrass yourself. See them as experiments and learn from them. Maaaring ma-realize mo na ang konting kaba o ilang pagkakamali ay normal lang sa isang tao. At sa tuwing susubok ka ng mga bagong bagay ay magiging mas confident ka. This can help you avoid taking risks that have serious negative consequences. Number 7. Gawin mo ang mga bagay kung saan ka magaling. Kapag ginagawa mo ang mga bagay na magaling ka, lumalaki ang tiwala mo sa sarili. Nagiging mas mahusay ka sa mga ginagawa mo, kaya't mas nagkakaroon ka ng paniniwala sa sarili. Ito rin ay may isa pang benepisyo, ito ay maaaring magpasaya sa iyong buhay. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang pagtitiwala sa iyong kakayahan na mapabuti ang iyong mga personal na abilidad ay konektado sa kung gaano ka kasaya sa iyong buhay. To do this, you need to know what your strengths are, then work to make them stronger by using them often. Halimbawa, kung magaling ka sa isang partikular na sport, mag-ensayo o maglaro ng hindi bababa sa isang beses kada linggo. Kung magaling ka sa isang partikular na gawain sa trabaho, subukan mong gawin ito ng mas madalas. Ang pagpapalakas sa iyong mga kakayahan ay maaari ring makatulong sa pagpapataas ng iyong self-confidence. Number 8. Alamin kung kailan dapat tumanggi. Ang paggawa ng mga bagay na magaling ka ay maaaring magpataas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Ngunit mahalaga rin na malaman kung kailan tanggihan ang mga bagay na magpapahina sa iyong self-confidence. Marahil napapansin mo na minsan hindi ka masaya pagkatapos gawin ang isang bagay. Walang problema kung tumanggi ka sa mga aktibidad na nagpapababa ng iyong kumpiyansa. Siyempre, hindi mo naman kailangang iwasan ang lahat ng bagay na nagpapasaya sa iyo, dahil karaniwan itong bahagi ng pag-unlad bilang isang tao. Pero wala namang masama sa pagkilala sa iyong mga limitasyon at sundin ang mga ito. Setting boundaries for yourself and others can help you feel more secure mentally. It can also help you feel more in control. Self-confidence is partly feeling like you have control over your life. Kung mayroong nag-imbita sa iyo na gumawa ng isang bagay na alam mong magpapababa ng iyong kumpiyansa sa sarili, magalang natanggihan ito. Hindi mo rin kailangang iwasan ng tuluyan ang aktibidad na iyon. Kapag mas naging kumpiyansa ka na, marahil ay magiging handa ka na itong subukan muli, nang hindi nasisira ang iyong self-confidence. Lastly, number 9. Mag-set ng makatotohanang layunin o ambisyon. Sa pag-abot ng iyong mga ambisyon, ay kadalasan nangangahulugan ng ilang beses na pagkakamali hanggang sa malaman mo ang tamang paraan upang matupad ang mga ito. Ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Maaari din itong magbukas ng iyong isipan kung ano pa ang kaya mong gawin upang tuparin ang mga ito. The answer is in setting realistic goals. Setting goals that are too high and not reaching them can hurt your confidence levels. On the other hand, realistic goals are doable. And the more you reach your goals, the more you trust yourself and your skills. Upang magtakda ng makatotohanang mga layunin, isulat kung ano ang nais mong makamit. Pagkatapos, tanungin ang iyong sarili kung kaya mo ba itong makamit. Maging totoo ka sa iyong sarili.
Kung ang sagot ay alanganin, maaaring ang iyong ambisyon ay masyadong mataas. Gawin itong mas makatotohanan. Maaari kang mag-research. Kung ang goal mo ay magbawas ng timbang, experts suggest losing 1 to 2 pounds per week for healthy, long-term weight loss. Dahil sa pagsunod sa advice na ito, makakatulong ito sa iyo na mag-set ng goal, at magpapataas ito ng iyong self-confidence kapag natupad mo ito. Ang pagiging mas confident ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto sa iyong buhay. Besides making you feel better about yourself and your skills, ang self-confidence ay maaaring magpabuti sa iyong mga relasyon at gawin kang mas handa na harapin ang stress sa buhay. So guys, sana makatulong ang mga tips na nabanggit sa pagpapataas ng inyong self-confidence. Kung meron kang ibang tips, please share it in the comment section below. Please don't forget to support this channel by hitting subscribe button, and please ring the bell para updated ka sa mga bagong uploads. Paki-like and share na din guys. Thanks for watching Papa Tips. See you next time. Peace!